Tips for you, YouTube Owner Up. Stuck in nostalgia like me. Hey, what's up? What's up mga ka-advance? So, pangalawa ito sa tips for you. Okay? So, kung hindi mo napanood yun, ay panoorin mo bago mo ito panoorin para maintindihan mo kung ano ang ibinibigay ko na tips para sa atin lahat sa pag-YouTube natin. Kung hindi mo ito sunod-sunod panoorin, malilito ka at hindi mo makukuha kung ano ang technique natin. So sa video na ito, nakita nyo naman short video at saka long video ang pag-uusapan natin dito. Tulad din ng naunang mga video ko, sinasabi ko kung ano ang halaga ng mga long video at saka short video. So sa video na ito, papaliwanag ko sa inyo kung paano ito nagagamit sa ating YouTube channel. Bakit natin ginagawa? Bakit mayroon short at pinaka-short at mayroon long video? So, yayain na kita ngayon. Dahil gusto kong tulungan ka. Dahil alam kong marami kang video na hindi mo alam kung paano mo gamitin yan. Na i-upload mo na at hindi pa. So gawin mo ito. Unang-una ang gagawin mo, hanapin mo ang part 1 nito. Dahil doon mo maiintindihan. Huwag ka nang maraming hahanapin sa mga video ko. Ito lang. First, second, third. Abangan mo ang third. Dahil doon mo maiintindihan ang pinaka-points sa pag-YouTube. Okay, so ipapaliwanag ko sa inyo. Ano ang halaga ng pinaka-short na video natin na ina-upload sa ating YouTube channel? So, ang short na video, yung hindi nag 1 minute or 1 minute ang haba, ay yan ay pang-subscribe lang. Kumbaga, babalikan ka or pupuntahan ka ng mga subs magsasub sa iyo. Okay? Para hindi sila matagalan sa panonood sa iyong video at may subscribe ka agad, mayroon tayong gagawin na short video. Okay? Kasi kung doon sila manood sa mahaba na video natin or medyo maabot ng 3, 5, 6, 7 hanggang 10 minutes ay minsan ang mangyayari kung hindi niya alam mai-spam. So wala kayong mapapala yun. So kailangan natin gumawa ng short video para i-upload natin na kumbaga ay kahit maghanap siya na para lang mapabilis ang pag-subscribe niya sa iyo, gumawa tayo ng mababa at short video para mabilis tayo
i-subscribe. Okay, so naintindihan kung paano natin gagamitin ang short video, di ba? So yan naman talaga ang hinahanap ng iba, na mapabilis siya makapanood at makapag-subscribe. So bigyan natin ng daan para mapabilis siya mag-subscribe sa atin. Kalimbo! Tayo ng short video at i-customize natin, doon natin ilalagay sa bungad. Once na pupuntahan tayo ng ating mga subscriber, yun ang mapipindot nila. So sana naintindihan nyo. Okay, pangalawa, yung umabot ng 3, 5 to 6 minute hanggang 10. Ang purpose natin dyan ay para mapanood nila kung ano ang gagawin natin sa ating YouTube channel. Ano ang content mo? Ano ang ipinapalabas mo? At sa video na yon, maiintindihan mula umpisa at hanggang magtapos ang video na yon. So pag naintindihan nila yung video mo, sa-subscribe ka nila. Dahil mababa na at naiintindihan pa. So ibig sabihin, comfortable sila manood sa iyong mga video dahil nagugustuhan nila at hindi sila naiinip. So sana naintindihan nyo. Yun ang kailangan natin gawin. So, dahil din doon, isa-subscribe ka rin nila. Okay? So, pangatlo. Ito yung maraming umaayaw. Pero hindi nila naintindihan. Yun din pala ang napakagandang gawin sa ating YouTube channel. Long video upload. Gumawa tayo ng mahabang video na i-upload natin sa ating YouTube channel. Okay? So, pero piliin nyo at gawin nyo ito. Kahit mag-upload kayo ng mahabang video, kailangan maaaliw nyo sila or magugustuhan nila ang video na yun na mahaba na ina-upload natin. Kumbaga, kahit ikaw, ipe-play mo yan, hindi ka magsasawa. Makinig o manood. 1 hour up ang haba ang dapat natin i-upload na video. Dahil, alam nyo ba kung ano ang purpose natin doon? Siyempre, maghahabol tayo ng WH. Kung mahaba ang video mo, mahaba-haba rin ang WH ang makukuha mo. Kahit ilan lang ang manood dyan, pero yung ikaw, sa isang account mo, pinanood mo ng buo, malaki-laki na rin yun. At sa mga solid supporter mo, kapag pinanood nila yun ng buo, malaki-laki na rin ang tulong niya sa WH mo. Kahit hindi nila tinitingnan at pinapakinggan lang, sapat na. So sa video kong 1 hour, nakakarami na ako ng WH dahil mahaba-haba ang oras niya. So sana naintindihan nyo ang konting paliwanag ko na ito. Third video, doon nyo malalaman ang lahat ng mga sinasabi ko. I-explain ko sa inyo at magpupuwenta tayo doon. Sana abangan nyo ang part 3 ng video na Tips for You, YouTube Owner Up. Siyempre, gusto natin umangat na agad. Maraming salamat. God bless.
Hi! What's up? Nakalimutan ko nga pala. Mayroon medyo nakapagtanong. Bakit short lang yung video ko ngayon? Hindi masyado mahaba. Alam niyo ba yung sinasabi ko sa sikan? Hindi masyado mahaba, hindi masyado mababa. Katamtaman lang. Dahil sa sika, sa third video natin, yun ang pinakamahaba. Dahil gusto kong paintindihin kayo sa last hour na video ko. Once na matapos ko yon, kayo na bahala. Maniwala kayo o hindi, wala na akong pag-alam doon. So dahil nagustuhan nyo ang tips na ito, abangan nyo. Third tips for you. Maraming salamat.